Congressman Fredinel Castro, Deputy House Speaker, House of Representatives, representative po siya ng 2nd District of Capiz. Nasa studio, magandang umaga po, Congressman Castro. Magandang umaga rin sa iyo, Aljo, Charina. Good morning, magandang umaga sa iyo. Napakaganda ng umaga ko sapagkat isang magandang dilag ang nasa harap. Yan. Thank you. Sinabi niyo po yan. Okay, sa pagbuhay ng death penalty, Congressman. So, bill na po ito ngayon, consolidated bill. Mm-hmm. Ito po ay resulta din no sa ginawang naunang investigasyon na ginagawa po diyan sa Kongreso. Itong death penalty bill na tatalakayin ngayon sa plenary ito na yung bill na inaprubahan ng subcommittee at inaprubahan din ng mother committee ng House Committee on Justice. Okay. At ito ngayon ay ikinalendaryo para sa plenary debate sa bulwagan ng mababang kapulungan ng Kongreso. Okay. Pabor po kayo sa re-imposition ng death penalty. Marami pong mga katanungan, siyempre, kung may pro, meron din con. Sabi nila, justice system dapat ayusin to avoid itong mga mahirap natin kababayan would not be abused ng mga mayayaman, having a truly independent judiciary na may highest integrity and ensure speedy trial. Reaction niyo po doon, sir? Marami tayong naririnig na ganyan ng ganyang mga komentaryo, Aljo. Opo, opo. Pero ang komentaryong ganyan ay palagay ko hindi maganda. Opo. Sapagkat unang-una, yung tinutuligsa mo, yung problema natin sa justice or judiciary system natin, pero ibig kong ipaabot sa lahat na itong reform sa ating judicial system will be treated as complementary. Ibig sabihin ay kaliwa justice system natin ay aayusin at pagkatapos ay itong death penalty para maipatupad itong death penalty ng tama ng ating mga husgado. Mm-hmm. Pangalawa, hindi rin tama at palagay ko'y isang kung sa pulong na Ingles ay misplaced ang komentaryo na inaabuso ang mga mahihirap sapagkat ang death penalty ay para sa mahihirap at pabor lamang sa mayaman. Palagay ko ito isang argumento o pananaw na pagpasensyahin na ninyo ako sa aking mga sasabihin, pero ito'y kabubuhan siguro, no? Mm-hmm. Dahil itong death penalty ay naglalagay sa mahirap at mayaman sa equal footing. Mm-hmm. Ibig sabihin, mayaman ka man o mahirap, ay dapat kung ikaw ay nakagawa ng isang kasalanan o nasangkot ka sa isang krimen na ang parusa'y kamatayan, hindi lamang para ito sa mahirap, kundi para rin sa mayaman. Aha. Ngayon yung sinasabi nila na may defekto ang ating ang ating judicial system sapagkat walang kakayahan ang mga mahihirap. Apo. Na kumuha ng mga magagaling na abogado. Apo. Ito ay isang paglalapastangan sa reputasyon ng mga abogado ng mga ng Pilipinas. Mm-hmm. Sapagkat ang kanilang sinasabi na walang kakayahan ang mga abogado dahil hindi ka abogado di kampanilya, ito namang mga abogado di kampanilya, naging kilala lang ito dahil sila'y binigyan ng pagkakataon na makahawak ng mga popular at mga malalaking kaso na na-cover ng media, no? Samantalang ang ibang mga abogado na mas magaling pa sa mga di kampanilya na yan ay hindi nabigyan ng pagkakataon na makahawak ng high profile na mga kaso, kaya yung pangalan at personalidad ng mga abogadong ito ay hindi lumalabas sa paghanga ng mga tao o paghanga ng mga mamamayang Pilipino na isang dikampanilya sapagkat wala siya sa limelight. No? Okay. Ito pong plano ninyong ibalik ang death penalty sa paanong paraan po? Bitay? Firing squad? Paano po? Ang panukalang batas ngayon na nakabinbin para sa pagdebatihan sa plenaryo ay may option. Ibig sabihin, maaring piliin kung ano ang pamamaraan na gagamitin sa pag-implementa ng death penalty. Pwedeng lethal injection, pwedeng firing squad, pwedeng bitay o by hanging sa pulong na Ingles. Ngayon, bakit ganito, Aljo Charina? Ganito sapagkat ang mangyayari sa pag-implementa ng death penalty na hatol ng husgado ay
depende sa sitwasyon ng kriminal na bibitayin. Dahil alam mo, hindi dahil bibitayin ang isang tao, ay basta bibitayin na lang yan. Hindi. Tinitignan kung ano ang sitwasyon ng isang convict bago siya bitayin. Kung siya ay may sakit, kung ano ang kanyang pangangatawan, kung ano ang kondisyon niya medikal, at ito ay susuriin ng doktor. Kaya ngayon, pag nakita ng doktor na hindi pwede sa kanya ang firing squad, sapagkat maaring ito ay magbigay sa kanya ng mga tinatawag na hindi na karapat dapat na sakit sa katawan o paghihirap, ay siyempre maghahanap ang Bureau of Correction o Department of Justice or both ng pamamaraan that will cause instantaneous, ibig sabihin agad-agaran na pagkamatay na hindi na maghihirap ang inmate o ang isang convict na bibitayin. Ramdam na ramdam ko si Congressman. Anyway, sir, sa isang pahayag or panayam sa inyo, sir, sabi niyo misled yung mga people or yung mga tao. Ngayon, sir, pakipaliwanag sa kanila, bakit niyo po ba pinupus itong death penalty? Kasi iba sabi, ito patayan na naman. Alam mo, Sarina at Aljo, isa rin akong Katoliko na pinalaki ng aking mga magulang na nagmamahal sa kapwa at naniniwala sa Diyos. At dahil dyan, ako'y naniniwala na ang buhay ng tao ay isang banal na bagay na ibinigay ng may kapal. Kaya hindi dapat basta-basta kinukuha o kinikitil ang buhay ng tao. Sinasabi ko na inililigaw nila ng mga kritikong iba ang paniniwala ng ating taong bayan parte dito sa death penalty, sapagkat sinasabi nila ay patayan na naman ito. No? Hindi totoo yan. Dahil unang-una, ang death penalty ay hindi pagpapahirap sa tao. Ito ay tinatawag na pagbibigay ng hustisya, tamang-tamang hustisya sa krimen na ginawa ng isang nasasakdal at hinatulan ng musgado ng kamatayan. Ang example nito ay isang tao na hinatulan ng kamatayan sapagkat ang babae na kanyang pinatay ay hindi lamang niya pinugutan ng ulo, kundi ipinagkalat-kalat niya pa na pagkatapos hiwa-hiwain ang katawan ng kanyang biktima. Ang parte ng katawan ay makikita sa Caloocan, ang iba ay nasa Quezon City, ay iba ay nasa Manila, ay karumaldumal, kasuklam-suklam at kakila-kilabot. Kaya ngayon, ito ba'y pwede mo lang parusahan ng pagkakulong sapagkat ang kanyang inutang ay buhay? Retribution. Kaya kailangan na buhay din ang kanyang ibabayad. Bakit, Aljo at Charina, bakit kailangan buhay? Dahil kung naniniwala tayo na ang buhay ay isang banal na bagay, dapat hindi kinitil ng kriminal ang buhay ng isang tao o ng kanyang biktima. Okay, yung issue pong irreversible mistakes, wala daw correlation between punishment and the crime deterrence po itong panukalang ito, sir. Isyung moralidad, why not give criminals, sabi nila, ng mga kritiko, a chance to become a fully reforms members of the society? Parang ganun po mga tirada nila, Congressman. Alam mo naman, Aljo, yung unang-una, yung tao, for example, opo, na nang-rape, at ang rape niya, ginawa niya, pinagsawaan at niyurakan niya ng todo-todo ang tangal ng babae. Pagkatapos, pagpaumanhin na po ninyo ang aking lingwahe, ay pinasakan pa ng kung ano-anong bagay ang kanyang biktima, ang ari na privado ng kanyang biktima. Pagkatapos pinagsayaw-sayaw pa sa harapan at pinagkatuwaan pa nila. Pagkatapos niyan ay sasaksakin ng 18 beses. Tatanungin kita, Aljo Charina, ito ba ay kagagawan ng isang normal na tao na tinitignan na ang kanyang pinapatay ay isang taong kapareho niya? Iyan ba'y isang tao o isang hayop ang makakagawa ng bagay na yan? Ngayon, anong mangyayari kung sinasabi nilang pagkakulong, irehab
at pagkatapos ay reklusyon perpetua o panghabang buhay lang na ano na pagkakulong ang ibibigay mo o ipapataw ng husgado. Saan ngayon ang hustisya? Mababayaran mo ba ang dangal at pagyurak sa dangal ng babae sa pagpapahirap sa kanya noong siya'y ginagahasa? Mm-hmm. Noong siya'y pinagmamalupitan, pinasakan ng kung ano-anong bagay ang kanyang pribadong pribadong ari. At pangatlo, ay sasaksakin siya ng 18 beses hanggang siya'y mamatay. Ang reklusyon perpetua ba, ayon sa batas, kung susuriin mo ang hustisya sa kalunos-lunos na kamatayan at paghahasa sa babae? Yan ang katanungan ko sa kanila. Kung ikaw pumatay, dapat ang parusa sa iyo, patay din. Sapagkat kinikilala natin na ang kamatayan lamang ang kabayaran sa banal na buhay na iyong inutang. So heinous crimes po tayo tututok, sir, no? Tama yun, Aljo. Lalo na in connection sa illegal na droga sa paggamit. Hindi ko sasabihin lang na in connection with the illegal, no? Na droga or drug trafficking crimes. Yung heinous crime na tinatawag natin, ito yung mga krimen na sinasambit ng ating batas na heinous. Bakit heinous? Sapagkat kakilakilabot, kasuklam-suklam na mga krimen ito. Kasama na rito yung tinatawag natin na crimes arising from drugs or drug trafficking. Kaya ano itong mga heinous crimes na ito? Parehas ng murder. Kung qualified murder ang mangyayari. Anong sinasabi ng qualified murder? Ang homicide at murder, parehas lang yan. Kung patayin mo ang tao na hindi mo, binigyan mo siya ng laban, walang patraidor na pagpatay, yan ay homicide lang. Pero pag pinag-isipan mo, pinatalikod mo ang tao, pagkatapos binaril mo na wala siyang pagkakataon na idepensa ang kanyang sarili, nagiging murder yan. Dahil meron ng treachery, wala siyang pagkakataon na maidepensa ang kanyang sarili. Kaya ngayon, ang penalty dyan ay death penalty. No? Dahil sa pananraidor na pagpatay ng tao. At marami pang mga... Pagkasama doon, Congressman, yung pagnanakaw ng pera sa kaban ng bayan. Plunder. Kasama dyan. At iba pang uri ng korupsyon. Maituturing bang heinous crime din yan? Yes, of course. Yan ay heinous crime na kung luluuban mo ang bahay ng tao, pagkatapos re-rapin mo pa ang kanyang asawa na pinakamamahal at ni-rape mo ang asawa ng may bahay sa harap niya, yan ay kailangan na penalty ay death ang ipataw sa kanya. Mm-hmm. And aside from doon sa 21 na nasa ilalim ng House Bill number 1, sir, dadagdagan niyo pa or gusto niyo pang dagdagan? Well, yan ay... na napag-isipan ko at napag-isipan ng mga kasamahan ko sa na nagtutulak ng death penalty sapagkat marami ang tumatawag at marami ang nagrereklamo na bakit hindi ninyo isinali ang krimen na illegal recruitment sapagkat hindi lang daan-daan, hindi lamang libo-libo, kundi siguro'y milyon na out of 100 million plus na tao ang pinahirapan ng mga illegal recruiters. Marami na ang nagdusa, marami na ang naghirap, marami na ang nagpakamatay dahil sila ay hindi matanggap na kanilang mga ari-arian na pinaghirapan ay ibinenta nila para lamang makapunta sa abroad at makapagtrabaho para maiangat nila ang kanilang pamumuhay. Subalit hindi nila nalaman na naloko pala sila. Ilan na? Ilang libo o 1 milyon, 2 milyon ng tao ang naging biktima ng illegal recruiter. Okay. Pangalawa, balak din namin isali, Aljo at Sarina, ang tinatawag nating pyramiding. Kita mo sa Senado, yung mga scam na yan ay milyon-milyon at bilyon-bilyon o trilyon-trilyon na pera ang kanilang nakuha sa mga inosente at niloko nilang mamamayang Pilipino. Ganun din ang epekto nito. Naghihirap ang mga pera na pinaghirapan, pinag-ipunan ng galing sa pawis ng mga mahihirap ay
niloko nila at ayun, nagpapasarap sila sa buhay nila. Nasamantalang ito ay iniimbestiga sa Senado, anong ginagawa ng iba? Nando doon, namamayagpag pa rin ang scam nila. Pangatlo, ang drug trafficking. No? Ang drug trafficking na ginagamit nila o pinagsasamantalahan nila ang ating mga kababaihan at ang mga kabataan na ginagamit nila o ginagamit ng mga sindikato sa prostitusyon, sa pornography at iba-iba pang bagay na parang ginagawa nilang alipin ng makamundong negosyo. At yung mga otoridad natin, mga pulis o kung sino pang mga law enforcement agencies na nagtatanim ng mga ebidensya para lamang makasuhan ang mga inosente at ang mga tao na gusto nilang gawan ng mga hindi mabubuting bagay, yan ay bitay din. Yan, kasi sir, right now, meron tayong criminal liability sa mga kabataan. Ito po ba ay pasok din sa death penalty? Tapos nagpupus pa tayo na ibaba yung criminal liability into 9, if I'm not mistaken, 9 years old. Salamat, Sarina, sa iyong tanong. Dalala mo maraming mga kritiko na inililigaw nila ang isipan ng ating mga mamamayan na dapat na dahil sa kataasan ng antas ng kanilang edukasyon na sila ang dapat magpaliwanag na hindi tama yung paniniwala ng iba kundi ganito ang batas, sila pa ang nagliligaw ng isipan ng ating mga mamamayan. Bakit ko nasabi? Sa panukalang batas na ako rin ang main and principal author, yan ang House Bill number 2 na dahil na kung ang death penalty reimposition ay House Bill number 1 na ako rin ang main and principal sponsor, ako rin ang main and principal sponsor sa House Bill number 2 na nagbababa ng minimum age of criminal responsibility from 15 yes, to 9 years old. Anong ibig sabihin? No, itong 9 years old na minimum age of criminal responsibility, Charina, ay hindi bago ito. Ito ang minimum age of criminal responsibility sa ilalim ng ating revised penal code. Opo. Sa revised, ang itong ating revised penal code ay ipinatupad sa ating bansa. Naging marami ang abogado, pati ako na rin, naging abogado sa pag-aaral ng batas laban sa krimen dahil ang ginamit na ay itong revised penal code. Ito'y ginamit since 1935. Okay. Since 1935, ang age of minimum age of criminal responsibility ay 9 na taon. Wala namang reklamo, wala namang nagdala ng petisyon o kung anumang reklamo sa ating husgado na ideklara itong unconstitutional, ideklara ito na harmful, ideklara ito na hindi nakakabuti ngayong lumabas itong panukalang batas na ibalik. Ha? Hindi bago ito, ibabalik lang doon pagkatapos marami ng reklamo. Ngayon, ang sabi nila, ang bata daw na masangkot sa krimen o gumawa ng krimen na ang edad ay 9 ay makukulong. Yan ay tuwirang pagligaw sa kaisipan ng ating mga tao sapagkat ang bata na ang kanyang edad ay mababa sa 9 na taon ay completely not criminally liable. Wala siyang kriminal na liability at wala siyang sagutin na kriminal. Saka more than 9 years old, may intervention. Kung more than 9, below 18, provided na walang discernment. Ano ang discernment na tinatawag natin? Yung ipinagbubunyi niya, ipinagmamayabang niya, ipinagmamalaki niya ang krimen na kanyang nagawa. Ay yan ang tinatawag nating discernment. In the absence of discernment, na makikita kung siya ay lilitisin sa husgado, ay wala rin siyang criminal responsibility
completely wala siyang record. As a matter of fact, ang gagawin sa mga kabataang ito ay ilalagay sila sa rehabilitation center, aayusin ang kanilang pag-uugali upang sila ay maibalik sa ating lipunan, sila ay magpapatuloy ng kanilang edukasyon, sila ay kukumpleto ng programa na inihanda ng Juvenile Justice and Welfare Council na may nakasama ang Department of Education, kasama ang DSWD upang maging kapakinabang siyang kasapi ng ating komunidad o lipunan. Maraming salamat po, Congressman Fredinel Castro, Deputy House Speaker, House of Representatives, ng 2nd District ng Capiz. Good morning again, sir. Thank you so much. Magandang umaga rin sa iyo, Aljo at Sarina. At ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Dahil binigyan na naman ninyo ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa ating bayan ngayong umaga.